Pagmasipag ang mga misis nyo, mga mister, huwag na kayo mang babae. Tsamba nyo na yan. At kapag nang babae pa kayo, ang kapal naman ang pangumukha nyo. Anong gusto nyo? Tayong malalaki, dalawa ang ulo natin. Kaya kung mabait na yung napangasawa, masipag na yung misis mo. Aba, huwag mo nang pagganahin ang isa. Yung sa taas na pagganahin mo, ang mindset mo dyan, alakaan mo. Bihira makahanap ngayon ng babaeng matino at masipag. At anong gusto mong babae? Yung ikaw yung naglalaba. Yung isang sit-sit ka lang, yung ikaw pa mismo na mamlansya, ikaw pa nagluluto, galing sa trabaho, pagod ka pa, tapos siya nagtungit-tungit lang, madyong-madyong lang, paganda-paganda lang. Kaya kayo mga mister, mag-isip kayo. Ha? Lalo na kung hindi naman kayo pugi, mambababae pa kayo, kapal naman ang mukha nyo. Pangit ka na, ang babae ka pa ba? Hindi ka nakawa sa asawa mo. Yung asawa mo, nagtsatsaga na lang sa'yo, tapos ikaw. Bap, feeling best ka pa? Huwag na nang isip natin mga mister. Ha? Kapag matino at masipag ang mga asawa natin, deserve nilang mahalin natin ang totoo. Pagluto natin, o minsan pag wala tayong ginagawa, regaluhan natin. Regaluhan natin, yung misis ko, alam nyo, naregaluhan ko. Naregaluhan ko tuwing linggo. Isang karton na powder ng sabon. Para paglaban niya. At least may regalo ako, di ba? Anong gusto nyong babae? Yung sobrang lambot ng kamay? Na walang ginagawa, nagsawa na kayo sa mga misis nyo. Kasi nagkakalyo-kalyo na yung kamay kaya tatrabaho sa bahay. Kayo, pagaling kayo ng trabaho, pagdating nyo ng bahay, higa na lang kayo, painom-inom na lang. O, yung mga misis nyo, simula umaga, madaling araw, hanggang gabi, katatrabaho sa bahay, alaga ng mga anak, tapos kayo, anong ginagawa ninyo? Pagdating nyo ng bahay, wala. O, magsisirba yung, kayo pa magsisirba ng misis nyo, imbis na tumulong kayo. Kasi nga, yung mindset nyo mali. Tapos mambabae pa kayo, yan, mas mali yan. Mambabae ka, ay hindi mo na magampanan ang tungkulin mo sa asawa mo, mambabae ka pa. O, tatagtag ka pa ng sakit sa ulo mo. O, sana kung mambabae man kayo, ha? Kaya mga mister, kung mambabae man kayo, sana makatagpo kayo ng babae na gagawin kayong under sa buhay nyo. Ha? Yung sisit-sitan lang kayo, malayong-malayo sa mga asawa nyo mababait. Kung magkakaroon mo kayo ng pangalawang babae nyo, kung mamaluloko kayo, sana magkaroon kayo ng babaeng masungit. Yan ang pray ko sa inyo. Kasi kung matino naman yung asawa mo, wala namang ginagawa, hindi naman mabunganga, tapos sa mabae ka pa ba? Kaibigan, masyado kaya tang ganador. Ano ka, nakabayagra? Ha? Kaya may hihiling ko lang sa'yo, makatagpo ka ng babaeng katapat mo. Yan, para malaman mong hinahanap mo. Diba? Kasi yung mga babae sa buhay natin, kapag ginawa yan, para maging alalay natin. Ngayon, kung ikaw, ginawa mong alipin yung asawa mo talaga ng gusto, aba mali ang mindset mo, kaibigan. Ang mag-asawa ng tutulungan, hindi lang papalitan. O ikaw, kung nagsawa ka na sa asawa, papalitan mo kasi sawa ka na. Huwag ganun yung mindset mo, kaibigan. Pinakasal-kasalan mo pa yan, tapos iiwanan mo lang rin. Kasi nga, nagsawa ka na kasi pumangit na. Losyang na. Kumbaga, matured na. Ang hinahanap ko yung makinis. Yung makinis na ikaw yung gawing tagalaba, tagaluto. Takot ka, undertime ka, undertime ka na sa trabaho mo, under ka pa sa misis mo, abaw, lipuga. Ang pool, kaya mo na. Kaya kayo mga mister, ha? Mag-ingat kayo. Kung mga asawa nyo, misis nyo, matino yan, alagaan ninyo. Yan ang mga payo ko, sa akin payo lang to. Kung makikinig kayo, di salamat. Kung ayaw, di pala kayo.